si Professor Jay Batong Bakal, merong pahiwati na kasalanan ng Duterte administration kung bakit ganito po ang pag-uugali ng China towards Philippines sa kasalukuyan. May katwiran naman kasi. Dahil alam naman natin na sa loob po ng 6 na taon, ito pong si Rodrigo Duterte ay inapis po nito ang China. Naging sunod-sunuran po ito sa mga kagustuhan ng China. Never po nitong kinastigo ang mga ginagawa ng China, particular diyan po sa West Philippines, sa pag-aakala na ang China ang pag-asa ng Pilipinas, economically at politically. Pero both wala pong nangyari. Dahil ang mga pangako ng China, particular sa mga proyekto nito o proyekto ng Pilipinas na tutustusan ng pondo mula sa China, ay more than 90% hindi naman po natupad. Ngayon, ano po ang reaksyon nitong si Professor Jay Batong Bakal diyan po sa naging pahayag ng Foreign Minister ng China, kung saan misto lang dinidiktahan pa nito ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magbasa ng kasaysayan ng kanilang bansa para alam daw po ng ating Pangulo ang tungkol sa One China Policy. Yan po ay malaking pang-iinsulto. Kung ikaw po ay isang Pilipino at hindi ka na-insulto sa ginawa ng China, eh tingin ko dapat mag-convert ka na ng iyong citizenship at maging Chinese ka na rin. Dahil kapag ka sumusuporta ka sa pagkakataong ito sa pahayag ng China, eh maituturing kang makabagong makapili sa panahon po natin sa kasalukuyan. Pakinggan po natin ang panayam nito pong si Christian Esguerra. I'm sorry, hindi ko na po ipapanood sa inyo yung video. Ngunit yung tinig po nila ang ating pong reaksyonan. Si Christian Esguerra, kapanayam niya po rito si Professor Jay Batong Bakal. Pakinggan po natin sila mga ton. Pundakan po niya ating invitasyon. I'd like to welcome to our program si Attorney Professor Jay Batong Bakal. Siya po ang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang gabi, Professor Jay. And thank you for joining us tonight dito po sa Paxper. Ito pong magsasalita, tunay po itong eksperto ha. Hindi po ito balat kayong eksperto o self-proclaimed expert. Hindi po ito yung katulad nung bumagsak na yon sa isang subject niya pa lamang at hindi yata nakapagsumite ng kanyang thesis paper. Kaya bagsak sa madaling salita, baka umuwi na rito sa Pilipinas dahil matatanggalan na siguro ito ng scholarship. Ito pong papakinggan po natin, hindi lang po ito isang eksperto kung hindi isa din pong abogado. Walang iba kung hindi si Professor Jay Batong Bakal. Ay, magandang gabi, Christian, at sa lahat ng ating mga televiewers and listeners. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Okay, unang-una, simulan natin. Ako kasi na-insulto ako para kay President Marcos at saka para sa ating bansa. Ano ba tingin nyo rito specifically dito sa bansa? Ito naman talaga, di ba mga tol? Pag ikaw hindi ka na-insulto sa ginawa ng China na ito, parang hindi ka Pilipino. O ano sa tingin nitong si Professor Jay Batong Bakal ang naging reaksyon na yan ng China sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa hin ng Chinese Foreign Ministry, ina-advise si President Marcos na magbasa pa para daw mas maintindihan ng ayos yung issue ng Taiwan. Well, oh, tama ka naman. No? Ganon din yung reaction ko nung makita ko yun. No? Na una, kumbagang kapal naman no? Na isang bansa, pagsasabihan yung presidente ng ibang bansa kung anong dapat niyang gawin. Una, at napakakapal talaga ng bansang China. Ha, sobrang kapal ng mukha ninyo para pagsabihan ninyo ang aming Pangulo kung ano ang dapat gawin nito, kung ano ang dapat sabihin nito. Nakakalimot kayo na China kayo, Pilipinas kami. And we are sovereign nation. Kung ano yung affair ninyo dyan sa China, eh, hindi namin pakikialaman yan. Pero wag nyo rin sanang pakialaman kung ano ang ginagawa po ng Pilipinas at ng aming Pangulo. No, napakakapal talaga ng pagmumuka. Pangalawa, kung paano siya dapat mag-isip, no? Wala akong nakitang ibang bansa na nagsasalita ng ganyan, no? Kasi meron pa rin tinatawag ng mga protocols and courtesies dapat, no? Lalo na pagdating sa larangan ng diplomasya, no? Ministry of Foreign Affairs pa naman itong nagsasalita na to. Kitang-kita mo na walang diplomasya at all, no? Kahit ba ganun yung pananalita nila, no? Sa akin, pinapakita na yan na talagang wala silang respeto. Hindi sa
presidente mismo kundi sa Pilipinas din, no? Wala silang value na binibigay, no? Doon sa bakit ba nagkaganyan? Bakit ganito ang trato ng China sa kasalukuyan? Although may pahiwatig mamaya si Prof. Batong Bakal, pero hindi naman kasi maikakaila mga tol na isang salita lamang ng China sa loob ng 6 na taon sa nakalipas nga na administrasyon. Sunod-sunuran na kagad ang gobyerno. Ayaw nitong madampian man lamang ng kahit isang salita na makakasakit sa kalooban, partikular ng presidente ng China. Yan kasi ang naging polisiya ng Duterte administration. Kaya parang nagugulantang ngayon itong China na bakit bigla yatang nabago ang sitwasyon. Bakit hindi nila mahawakan sa leeg ngayon ang Pilipinas? Bakit hindi nila madiktahan ngayon ang Pangulo na ginawa nila sa loob ng 6 na taon under Duterte administration? Presidente, na siya yung leader, siyang leader ng isang buong nation, no? Isang buong bansa. Tayo, wala tayong ginagawa o sinasabi na ganyan kahit ba hindi natin gusto yung mga taong kausap natin. No? Wala pa akong naririnig na ganyang klaseng pagtatrato. No? Siguro ang pinakamasahol na siguro yung nangyari sa under the Duterte administration. No? Pero yung ibang bansa na kumbaga... Pinakamasahol, bakit? Ewan ko kung anong utak itong hinahangaan ng mga didishit. Biruin mo, murahin ang head of states. Minura niya yung dating Pangulong Obama. Tapos pinagmumura niya rin yung mga head of states sa European Union. Higit sa lahat, minura pa ang Diyos. Kaya maybe sinabi na nabanggit yan dahil doon. Ano, nitong si Prof. J. Batong Bakal, binanggit niya na perhaps isa sa mga worst na situations nung panahon nitong si Rodrigo Duterte. At tama siya. Hindi niya may kakaila mga didishit. No? Itong nangyayari sa kasalukuyan sa Pilipinas, epekto ito ng poor leadership ni Rodrigo Duterte. Nagkipag-usap sa atin, wala akong nakita ng ganyan. No? Kahit pa paano, may mga diplomasya pa rin. No? So talagang tama ka, nakaka-insulto yun. In the first place, himayin po natin yung congratulatory message ni President Marcos. So, nung una, may mali ba na nag-congratulate si President Marcos doon sa bagong Pangulo ng Taiwan? Sa akin, wala naman. No? Kasi kahit sabihin ng China na merong tinatawag na 1975 Joint Communique, no? Kung saan nakalagay yung policy natin tungkol sa People's Republic of China, nandun din naman sinasabi na kahit na binigyan natin ng tinatawag na diplomatic recognition yung People's Republic of China bilang representatibo ng bansa ng China. Ito, mahalaga to. Pakinggan ninyo ito, mga tol. Ha? Kasi ang paniniwala nitong China ay parang kapag sinabi nila, dapat yun na kagad ang mangyari at sundin ng ibang bansa. Yung One China Policy ay iba doon sa One China Principle. Ano? Yun yung gustong ipaliwanag sa atin nitong si Prof. J. Batong Bakal. Patuloy po nating pakinggan ang kanyang mga pahayag dito. Sinabi din doon na magpapatuloy pa rin ang ating relasyon sa Taiwan. Ano? Hindi lang doon sa diplomatic front. No? Yun lang yung puputulin. Pero lahat ng iba ay magpapatuloy pa, particular doon sa economic, social at cultural. No? So, para sa akin, parang courtesy lang naman na kikilalanin mo yung liderato na inelect, no, na hinalal nung katabi mong bansa. After all, marami din tayong interest doon sa Taiwan, marami tayong tao na nagtatrabaho doon, marami din tayong nakukuhang kalakal sa Taiwan, particular na sa agrikultura at sa mga electronics. No? At sila rin, marami din silang investment sa atin. So tama lamang na bibigyan mo naman ng kumbaga parang due regard na due courtesy. No, na nagkaroon sila ng isang halalan at congratulate mo yung nagwagi. Okay. Ayun yan sa eksperto, ha. Due courtesy ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi nito nilalabag yung sinasabi ng China na commitment ng Pilipinas sa China. Kasi yung One China Policy, katulad ng in-explain po ni Prof. Batong Bakal, hindi naman dinidefine nito kung ano ang dapat gawin ng Pilipinas. Yung diplomatic ties, perhaps, issue yan. Ano? Pero yung ibang mga pagkakataon, katulad po economically,
Meron po tayong matagal ng ugnayan sa Taiwan. In particular, 200,000 na Pilipino ang nandyan po sa kasalukuyan. Pinahahalagahan po iyon ng Pilipinas, ng ating Pangulo. Kaya wala tayong nilalabag. Ang Pangulo, walang nilalabag sa paniniwala nitong China. At ayon nga po doon sa isang eksperto din, na si Professor De Castro mula po sa De La Salle University, ang elemento ng One China Policy ay hindi pwedeng i-impose sa ibang mga bansa. Yung paniniwala ng Pilipinas, pasok sa element number one na merong iisang China. Pero yung ikalawang elemento nila na ang probinsya ng Taiwan, ang Taiwan bilang probinsya ng China ay hindi pwedeng i-impose kahit kaninong bansa. Kung ano ang maging paniniwala dyan ng Pilipinas, reservation natin yun. Reservation ng ating Pangulo. Ano? Hindi yun pwedeng idikta sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating Pangulo, na kilalanin ng Pangulo ng Pilipinas ang ikalawang elemento na yan. Ayon yan sa pahayag ni Professor De Castro. O, tuloy natin ang pakikinig dito po kay Professor Batong Bakal. Ang hirap kasi itong China, ang gusto niya, lahat ng ibang bansa, una sumunod lang sa sinasabi niya. No? Kaya nakita natin kung paano silang magsalita. Ayaw kasi nila na nagkakaroon ng kakaibang pag-iisip, no, ang mga ibang bansa, no, yung hindi sumusunod sa kanila, ayaw nila yon. Ang gusto ko silang mangyari sa Taiwan, parang i-disregard mo completely as if non-entity sila. Kasi walang bansang, walang mga tao dyan, as if walang liderato dyan, no? Gusto nila totally ignore, no, ang Taiwan, no? Kaya nagagalit sila pag binibigyan ng kahit kaunting respeto itong mga tao sa Taiwan. Okay. Ito, malinaw naman na ininsulto talaga ng China. Yung sabi nyo nga, hindi lang yung presidente, no? Pati yung Pilipinas talaga. Pero subukan ko lang kung ano, no? Tingnan to from the perspective of China. Offensive ba sa kanila to? Sa tingin niya, dapat ba maging offensive itong part ng statement ni President Marcos kung saan sinabi niya, ito yun, we look forward to close collaboration. Tapos baka dito sila mas nabanas eh. Strengthening mutual interests. Siyempre, alam natin na napaka, ano yan, kumbaga, red line. Actually, more than a red line sa China yung Taiwan. Should they read more into that? Yung sa usapin ng close collaboration, no, dito siguro dapat yung China ang magbasa naman ng konti. No? Matagal na tayo nakikita. Narinig yun, China. Kayo ang dapat magbasa ng kaunti. Ano ang dahilan? Matagal na nga naman ang relasyon ng China, ng Taiwan at ng Pilipinas. Kaya basa-basa kayo ha. Ayon po ito naman kay Professor Batong Bakal. Pagtulungan sa Taiwan, no, kahit daw wala tayong diplomatic recognition sa kanila, no, marami tayong mga usapin, lalo na sa pagdating sa business, no, sa kalakal. No, at dito nga, yung, kaya nga ang dami nating mga overseas Filipino workers sa Taiwan. No, makikipagtulungan tayo sa kanila tungkol dyan sa mga issue na yan. No. Tapos, kahit na doon sa mga ilang disaster na nangyari dito sa bansa, nakita natin na tumutulong din ang Taiwan, no? At nakikita din natin sila, no? Ito namang China eh, paminsan-minsan mo lang mararamdaman, no? So, pagdating doon sa issue ng collaboration, tama lang yun, no? Kahit papano, kahit hindi mo siya kikilalanin bilang isang estado, still, nandyan siya, maraming tao dyan, marami tayong interest din dyan, no? Ngayon, pagdating na sa usapin naman ng mutual interest, malinaw na nagtutugma ang dalawang bansa, yung Taiwan at Pilipinas, na naghahangad ng kapayapaan. No? At naghahangad din na hindi sila kumbaga tinatakot at binabantaan na kahit ninuman. No? So, yan sa akin, tama lang na magkaroon ng kanyang klaseng mga usapin tungkol sa mga mutual interest, no? And collaboration. Hirap siguro itong China, ayaw niya yon. Ayaw niya na ang mga ibang tao kumbaga hindi natatakot, no? Sa ibang bansa. Ayaw nila na ang mga ibang tao nagtutulungan, no? Kaya yun yung nagiging dating sa akin yan. Talagang pinagsasabihan nila ang Pilipinas as if tayo ay under sa kanila, no? So talagang gusto nila tayong mapasa. Tumbukin natin ang gustong ipahiwatig nitong si Prof. Batong Bakal. Kasi siyempre, eksperto siya kaya nag-iingat siya sa kanyang pananalita.
tayo naman ay ordinaryong vlogger lang. Pero tumbukin natin. Sa madaling salita, gusto ng China, katakutan sila. Gusto ng China, walang pakikipagtulungan sa ibang mga bansa. Kasi malakas na bansa sila eh. Kapag ang Pilipinas hindi nakikipagtulungan sa Estados Unidos o sa ibang mga bansa, kakayan-kayanin tayo. Yun. Tingin ko yun ang gustong tumbukin dito nitong si Prof. Batong Bakal. Katakutan natin ang China. Pero hindi yun mangyayari. China naman, sa loob ng 300 mahigit na panahon, taon na panahon, na ang Pilipinas kinolonya ng mga foreign, ng mga foreigner, ano ang ginawa ng mga Pilipino? Continuing ang pakikipaglaban, ang rebellion. Hindi natakot ang mga Pilipino kahit mahina ng mga panahon iyon. Ngayon pa kaya na ang ating kaalaman ay sapat? Ngayon pa kaya na ang ating bansa ay merong pakikipagtulungan sa ibang mga like-minded nation natin? Katatakutan kayo ng Pilipinas. Pero hindi namin hinahangad ng kaguluhan. Ayaw namin ng gulo. Siguro walang Pilipino ang maghahangad ng kaguluhan. Kung meron man, baka may topak yun sa ulo. Pero lahat tayo, hangad natin kapayapaan. Pero wag nyo kaming tatakutin. Hindi porket mga lakas na bansa kayo, ikakayan-kayanin nyo na lamang ang Pilipinas, particular ang aming Pangulo. Sa ilalim sa kanila, kumbaga, no? Gusto niya, sunod-sunuran lang tayo. So yung pagtrato niya doon sa presidente, parang representative yan kung anong gusto nilang gawin sa atin lahat bilang isang bayan. Yung ganito, sir, yung binabanggit yung pagtrato ng China kay President Marcos tsaka sa Pilipinas ngayon, how much of this you think was carried over from the previous administration? Kasi diba yung previous administration, napakabait na. Ito na yung punto ng topic natin, mga tao. Ano ang masasabi dito ni Prof. Batong Bakal? Kasalanan ba talaga ng Duterte administrations bakit ganito ang trato ng China sa atin sa kasalukuyan? Pakinggan po ninyo ang hindi naman direktang pahayag nitong si Prof. Batong Bakal kung kasalanan nga ba. Pero perhaps you will conclude base sa kanyang statement na malaking factor ang pagiging uto-uto ni Rodrigo Duterte o ang pagiging sunod-sunuran lamang nito sa China. Napaka-friendly sa China, to the point na ang tingin niya ng marami, tuta at sunod-sunuran o lapdog na nga ng China. I think ano yan, malaking factor yan, no? Kasi nga, kumbaga, namihasa sila eh. Nasanay sila ng 6 years. Sunod-sunuran lang. Namihasa kayo kasi. Nasanay kayo na si Rodrigo Duterte, ginawa niyong sunod-sunuran sa kagustuhan ninyo. Pero ibang situation namin ngayon. Meron kaming pangulo na sinasabi ng mga didishit na mahina, sinasabi ng mga didishit duwag, pero sa katotohanan, matapang at may paninindigan. Di katulad nung pinupuo ng mga didishit. Matapang ngayon, mga tol, pagka may mga tauhan. Matapang lang kasi kayang mag-utos. Matapang lang kasi nasa kapangyarihan. Matapang lang kasi mayaman. Pero nung nakatapat ng mas malakas sa kanya, yukod. Yukod ng yukod. Ano yung mas malakas? China. President Xi Jinping. Kaya kasi siyang ganunin sa kamay kung gugustuhin ito. Kaya natakot. Sino ngayon ang duwag? Sino ngayon ang weak? Mga didishit. Kung yung bagong administrasyon, kumbaga, nag-iba ng landas, no? Nag-iba ng attitude, nag-iba ng postura, ayaw na ayaw nila, no? Bigla na lang na parang bakit ganun, no? Kumbaga, akala nila na-shoot na, akala nila panalo na, no? Sumusunod-sunod na lang ang Pilipinas sa gusto nila, no? Konting tapik lang and umaatras ng Pilipinas, no? Tumatahimik na, no? Pero ngayon, yung sa current administration, ayan, ginagawa nila lahat ng ayaw nilang mangyari, ayaw nilang gawin natin. Kaya galit na galit sila. At nakikita mo nga na kaya doon ang lumalabas, no? Yung pananalita nila, akala mo matagal na tayong ganito, no? Nasunod-sunuran lang. Kaya hindi maganda, no? Na nagkaroon nga ng ganung klaseng
parang experience ang Pilipinas na ayun nga nagpakumbaba masyado at naging sunod-sunuran at naging masyadong mapagbigay, no? Namihasa na tuloy yung kabila, no? At gusto ngayon, at ngayon ayaw niyang kumbaga i-give up yung mga nakuha niyang advantage dahil doon. Tumbukin na natin ulit. Hindi maganda na nagkaroon tayo ng Duterte administration. Ganun lang yan kasimple when it comes to the relation of the country sa bansang China. In short, lahat ng mga ginagawa ngayon itong China, nakasanayan nilang gawin sa loob ng 6 na taon sa panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Yung pambubuli nila dyan sa West Philippine Sea, ginagawa nila palagi. Hindi lang nagre-react ang Pilipinas. E ngayon, nagre-react tayo. Kaya nagugulat sila. E piko ng mga inchik. Piko ng kanilang mga pinuno dyan. Kaya mga butangera, piyok ng piyok, or putak ng putak ngayon, hindi man lang nag-iisip kung tama ba yung sinasabi nila. Pati yung ambassador dito sa Pilipinas ng China. Yeah? Parang may pagbabanta pa sa Pilipinas. Oh. Yan ang mga sitwasyon na nagpapakita na ang Duterte administrations mali ang naging approach sa pakikipagkaibigan nito sa China. Walang masama sa pakikipagkaibigan eh. Pero see to it na yung kaibigan mo, hindi ka gagamitin, hindi ka bubuluhin, at hindi ka tatraidorin. China. Ano ginagawa niyan sa atin sa loob ng 6 na taon sa panunungkulan ni Duterte? Oh. Kayo ngayon ang humusga mga tol. Anyways, I hope na nakuha niyo yung message po natin. Ano? Sa mga nangyayari na ito, particular sa West Philippine Sea, sa mga pahayag ngayon ng China, lahat yan dahil sa pangungunsinte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, nagpapasalamat ako sa 353 na manonood po natin mula po sa YouTube at Facebook.